for the sake po ng mga nanonood na bago, no, na hindi pa nakarinig ng inyong pananaw, no, nakikinig sa atin sa radyo, nasa digital media ho ngayon, ano man take nyo rito? Is this a welcome development? Sabi ng ilan nating mga political analysts, new phenomenon itong mangyayari ngayon na pagtakbo ng mga influencer. Ano bang take nyo ho rito? Alam mo, Ricky, hindi na bago yung pagkakaroon ng mga celebrity or public figure bilang mga kandidato. Siguro medyo unique lang ngayon, tama naman yung ilang mga analyst, na mas marami yung bilang ng mga influencer at content creator. Dati, binabayaran lang sila or hinahire lang sila para tumulong sa promotion ng mga kandidato. Ngayon, sila na mismo yung kumakandidato. Ricky, please don't get me wrong. Kahit naman sino pwedeng tumakbo, basta't merong sinseridad na talagang magsisilbi sa bayan. Kaya we don't take anything away from influencers and content creators. Pero syempre, dahil sa kanilang unique na katangian, dapat sana mas maliwanag nilang sinasabi sa mamamayan ba't sila tumatakbo. Kasi may nabasa, siguro mamaya pangalanan natin, pero merong isang influencer na nagsasabi gusto lang niyang tumulong. At nasa puso raw niya yung mga mamamayan. Pero alam mo, Ricky, pwede ka namang tumulong nang hindi tumatakbo. And in fact, baka nga ma-restrain pa ng public office pagka ikaw ay natrap sa isang bureaucracy pag ikaw ay gustong tumulong. So I think the harder or the more uncomfortable question would be, number one, sino ang nagtulak sa iyo para tumakbo? Yan. Pangalawa, sino ang nagpupondo ng kandidatura mo? Yun. At pangatlo, kahit nasabihin independent ka, kanino ka aliado or kanino ka allied na halimbawa political dynasty o big business? Kasi basically money politics pa rin yung laro ng kasalukuyang election cycle, hindi ito kakaiba sa mga nakaraang election cycle. Kaya gusto nating suriin ng mabuti kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang desisyong tumakbo. At idagdag ko, Prof. Danny, na baka naman nga tayo, alimbawa, maaring ang perception ng nanonood, nakikinig sa atin ngayon, masyado ninyo yun naman binibigyan ngayon ng malaking parang nakamata kayo dito sa digital media, hindi din naman yan yung sole basis ng ating mga kababayan, di ba? Pag sila ay tumakbo. Pero sa inyo ba mga pag-aaral ngayon na Prof. Danny, gaano nga ba kalaki itong magiging parang impluwensya ng pagiging influencer nila sa eleksyon? Kung ikukumpara din doon sa binanggit nyo na kanina na hindi naman bago yung mga sikat na tumatakbo. Parang anong factor ito ngayon na sila ay influencers? Tinawag silang influencers. Siguro po, tama ka, Ricky, may malaking factor or salik yung digital media or yung online presence ng mga tao kasi tumataas yung penetration rate ng internet. 20 years ago, single digit lang yan. Ngayon, nasa 80%, halos umaabot na sa 90% yung access sa internet. Iba pang usapin kung mabagal o mabilis yung internet. Depende kung nasaan ka. So, it's a factor. Pero tandaan din natin, ayon sa pag-aaral din ng Pulse Asia, yung pinaka-recent would point to the fact na yung television is still the king. A primary. Yes, it's the king or it's the main form ng medium na siyang nagiging deciding factor kung paano magboboto yung mga tao. Kaya kung papansinin mo, Ricky, between TV advertisements and online advertisements, mas malaki pa rin yung nagagastos sa television. Yun yung una. Pangalawa, kailangan din nating tandaan na yung mga influencer, hindi lang yan aasa sa kanilang milyon-milyong followers. Kasi tandaan natin, may isang tumakbong senador, may isang tapos tumakbo uli siya bilang vice-presidente, umasa siya nang malaki sa kanyang mga follower pero hindi siya nanalo. So yun yung ano, at ngayon tumatakbo ulit, 'di ba, bilang senador at umaasa na naman sa kanyang online following. Don't get me wrong, kikita ka, makakakuha ka ng mas maraming boto siguro kumpara sa mga ordinaryong tao na hindi sikat, pero kung mananalo ka ba, that would be another matter altogether. Gaya ng nabanggit ko, money politics pa rin 'yan. So gagastos at gagastos ka ng malaki, at kung wala kang daan-daang milyong piso, o minsan pa nga sabi ng ibang mga PR strategists, bilyon-bilyong piso para makapag-conduct ng nationwide campaign,
walang guarantee na mananalo ka po. Oo. Kahit na marami kang follower. Hindi mo pwedeng bangkuhan yung dami ng mga followers mo doon sa social media. Yan ang binabanggit mo, Prof. No? Kasi pag titingnan ko, itong binigay sa atin ng ating mga researcher na hindi naman lahat sa senador merong mga kagaya nito, sina Diwata Pares, party list, yung iba. So, kumbaga, hindi naman agad-agad doon sa mga posisyon na parang dominante talaga ng mga traditional politicians natin. At saka, Prof, di ba, parang maganda ring tingnan ito kung matatranslate talaga. Diba? Makikita natin dito kung yung kapangyarihan talaga ng digital media, kung matatranslate talaga sa boto yan, no? Sa eleksyon. At maiuupo talaga sila, ano? Tama po yun. Kasi tandaan natin na tama ka, yung marami sa mga influencer, hindi naman national position yung tinatakbo. Bukod sa party list, may tumatakbo bilang konsehal, halimbawa, sa local level. Pero ang kapansin-pansin dito, Ricky, may bukas na pag-amin yung ilang mga influencer na aliado sila sa ilang mga political dynasty. Yo. Kaya you cannot help but think na baka sila ay naudyok or naengganyo na sumama kasi nga merong magbabankroll ng kanilang kampanya. Yo. At ayaw natin ng sitwasyon na may mga influencer and content creator tayo na ginagamit bilang deodorizer ng mga political clan na masama ang track record tapos porque they are in the company of certain popular content creators and influencers babango na yung kanilang imahen. Parang yung nangyari sa Indonesia, di ba? Na yung naging presidente pasistang militar tapos tinaganda yung kanyang imahen sa tulong ng ilang mga influencers sa Indonesia tapos nagmukha pa siyang approachable grandpa. Oo. Sa halip na napaka-ruthless na authoritarian na military person noong panahong yon. Ayaw natin na mangyari yung ganong klaseng sitwasyon po sa ating eleksyon dito sa Pilipinas. Opo. Ang nahihinuha ko, Prof. Danny, tama ba ako na dapat ang pagtuunan natin ng pansin ay yung mga nag-uudyok talaga sa kanila? Kasi kung kung ang titingnan natin ay itong kagustuhan din nila na tumakbo, parang ano, ang dating, no? Ano naman? No, kasi talaga naman gano'n, may karapatan din naman talaga silang tumakbo, no? Kagaya ng kahit sino man. Pero parang sa'yo, kung open space sa atin yan, pero ang titingnan natin, ano talaga yung intensyon at sino yung mga nasa sa likod? Kasi parang tama ba ako na hindi ka naniniwalang, ano? Tinutulak din sila na sarili lang nilang kagustuhan na maglingkod? Oo, tama ka, Ricky. Kasi ano it can be a host of various factors. Pwedeng gusto rin naman talaga nilang tumulong, gusto rin nilang tumakbo. Mm-mm. Kaya lang, yun na nga, people behind them should also be exposed. And I think itong mga influencer and content creator, if they consider their lives as an open book, dito sila nakakapag-monetize ng kanilang content sa social media by opening up their lives, dapat they should open up as regards the people who are behind them at saka particular, Ricky, sino ang nagpopondo po sa kanila para tumakbo. Kasi hindi biro yung yung gagastusin mo para tumakbo, lalo na sa, halimbawa, sa national position. Kailangan mo 10 piso bawat botante, 68 million yung mga botante natin. So if you do the math, 680 million, ito yung lehitimo na maximum na pwede mong magastos. Pero ang maraming pag-aaral ang magsasabi na mahigit pa ron yung ginagastos. Lalo na kung ipapasok natin yung fenomeno ng premature campaigning, which is a different topic altogether. Pero kasama rin to sa proseso ng pagpapakilala sa mga kandidato. Kaya, in other words, Ricky, billion-billion ang kailangan mong ipuhunan para makapag-launch ka ng isang decent campaign, minsan nga wala pang guarantee na mananalo ka. Oo. Hindi biro yung milyon-milyong piso kung di man bilyong-bilyong pisong gastusin. I don't think the influencers and content creators would be willing to partake of such high amounts of money kahit na kumikita sila ng malaki para lang tumakbo pero walang kasiguruhan na sila yung mananalo. Meron at merong magsusponsor po sa kanila. Oo, nga, at dapat alam natin kung sino sila. At syempre, dahil binabantay niyo COMELEC, so anong hamon ngayon yan sa COMELEC, Prof. Danny? Kasi sa pagsusuri ng kanilang kakayahan tumakbo, kasi yun yung susunod na layer After nila magain, susuriin po yan ng COMELEC kung may kakayahan ang mga ito. So ano ngayon ang nakikita ninyong magiging hamon dito ng COMELEC? Dapat kasi
nire-review ng COMELEC yung mga ano eh, gagawin naman nila ito dun sa ano, dun sa second layer, yung bona fide intention to run, at saka sila ba ay nanggugulo lang dun sa ano, dun sa proseso ng election, gusto lang ba nilang mapanood sa TV o sumikat. So totoo naman may mga may ganong proseso, pero sa aking palagay, Ricky, dapat we have to the COMELEC sa first layer pa lang sa pagtanggap ng application, dapat meron ng ano eh, some sort of a screening process. Hindi mo lang bulag na tatanggapin ito tapos para kang rubber stamp na, sige, we receive your application, hintayin mo na lang yung decision namin. Kasi mahirap yung ano eh, yung ganong klaseng sitwasyon. Pakpuna. Pangalawa, amon din sa COMELEC na sana yung usapin ng gastusin sa media, sa kampanya, lalo na yung political advertisement, wag sanang mangyari after the fact, yung after election, saka ka magsasabit. Dapat maging transparent yung mga kandidato, yung mga political party na merong ano eh, merong malinaw na expenses talaga na nakikita at yung mga donations. At malinaw dapat sino yung mga nagdo-donate sa kampanya. Alam ko this is not stated in the election rules, pero malaking tulong yan kung gusto mong maging transparent bilang kandidato, kasi mamamap out mo through particular digital technology at kayang-kaya ng mga influencers yan, matetrace mo sino yung mga nagdo-donate at kung magkano yung nagagastos during the election period, hindi yung after the fact sana. If we want something to be very, if we want the process, lalo na sa usapin ng pera, na pagkakagastos sana maging transparent, yun sana yung pinaka-ideal na sitwasyon po natin. Pero pwede namang gawin niya, di ba, Prof. Dan? Kasi may enabling law naman dyan na hindi na nila masasabi na wala kasing enabling law na magagawa nila yan. Tama yun. And in fact, kahit nga wala pang direktiba ng COMELEC, pwedeng yung mga political party would take the initiative to be very transparent about it. And while we're at it, Ricky, ayoko namang magdagdag ng added pressure sa mga news media organization, pero malaking tulong po yung i-disclose din publicly kung sino-sino yung mga nasa likod ng mga premature campaigning or yung mga political advertisements, yung nagpapakilala, yung ilang mga personahe, tapos gaano katagal yung kanilang mga advertisement, gaano karami, magkano yung ginastos, at sino yung nasa likod ng mga gumastos dito. Kasi ano eh, dapat mas malinaw yung datos, kasi pwede namang makuha yung ad rates halimbawa from publicly available information or through certain advertising firms. Pero mas maganda mula sa news media organization manggagaling para alam kung sino-sino yung nabigyan ng standard rates, sino-sino yung nabigyan ng discounted rates, among many other nuances of spending, of media spending rather. Mas maganda sana transparent din tayo. At ito, panawagan din natin sa mga kaibigan sa media na makatulong doon sa transparency para kung anumang datos yung pwedeng ibigay ng news media organization, maikukumpara natin yan doon sa statement of on campaign expenditures or SOSE ng mga kandidato, at mapapagkumpara natin. Sinasabi nila ganito lang yung ginastos nila, pero as it turns out, yung premature campaigning nila ganito kalaki pala. So we can make a lot of cross-referencing ng data so that we can get a better idea kung magkano at gaano kalaki yung ginastos ng bawat kandidato at ng political parties po. All right.